So, mana. Ako nang ipotos. Ayan ako dala sa GNT. Tol ra mga GNT ri. Papar ra balay. So, ayan na to dito. Ipaman mo dawat eh. Budigam din ito eh. Ibate. So, hi guys. Sagasa ko ibutang idang hagi ko. Bago akong pumunta sa dagat, nag-deliver muna ako ng order ng SG, yung last na content ko. Katapos noon, pumunta na tayo sa dagat at medyo na-miss ko na rin magpana ng malalaking isda. Kaya dinala ko yung 120cm na SG ko kasi ang ganda ng current ngayon. Pero kaso parang malas tayo ngayon. Pag gamit ko yung reel ay tinatanggal ko lahat ng mga lines ko at i-prepare ulit makakabuhol-buhol pa at for safety na rin para iwas failures. Nakailang dives na rin ako pero wala talagang isda ngayon. Kasi parang nawala yung mga bait fish ng aking spot. Meron namang konti pero di na talaga parehas nung last dives ko. Pero kahit ganun, dive pa rin tayo. Nandito na tayo eh. Baka may ibigay si Mother Ocean na blessing. Kaya tiisin mo na lang. At pagkalapag ko sa baba, ayun, sinalubong tayo ng dalawang batfish. Dala ko pala na pana ngayon is 120. Pelagic hunting sana, pero ito yung lumapit. Another tip para safety. Kunan mo ng bituka, baka may tae. At nakailang dives na rin ako kaso wala talagang isda. At sa paghintay ko ng isda ay may nakita akong plastic bottle sa may harapan ko. Kaso mamaya na natin kunin yan kasi naghihintay pa tayo ng pelagics. So wala talaga, ito lang plastic yung kunin natin at itapon sa tamang lagayan. Be a responsible Spiro. Charot. May nadagdag pala akong rabbit fish, di ko na video kasi nag-harvest na ako ng maliliit na isda, pang ulam. Dito na lang ako sa mababaw na part at mag-target practice. Minsan ko na kasi ginagamit tong 120 ko kaya practice tayo ulit. Ito nga, walang ibang nakita. Kaya ayun, patayang mulmul. So kinabukasan nun, wala tayong swerte sa malaking pana ko.
Kaya dinala ko yung swerteng pana ko, yung 70cm na SG ko. Yung malalaking isda na medyo may kalayuan is parrot fish yung kinukuha kong malalaki. Bala ko sanang kunin kasi medyo may kalakihan na. Kaso maliit yung pana ko, di aabot. Tong 70cm na SG ko is pang night dive ko, pero ginagamit ko pang araw pang ulam. Pero sa ngayon medyo swerte tayo. May nakita kasi ako mga flag snapper or bangaw tawag sa amin. Pero paglingon ko sa may likuran ko is yun, yung malalaking surgeon fish. Last videos ko is yung maliliit, mungit yung tawag. Ito yung indangan. Malalaki na rin, nasa 1 kilo plus. Pinipili ko lang yung mas malaki sa kanila at yun, may dumagdag pa na iba nasa likuran. Magpupull na sana ako ng trigger kaso nakalock yung pana ko. Fast hands man ta, piti yapon. Take note, wala tayong reel niyan. Kung di kaya, bitawan mo na lahat. For safety, bahala na yung mga gamit mo. Pero maganda yung tama kaya hinila ko na lang pataas. Binilisan ko ang pag-dispatch ng isdang to kasi yung iba pa ay nasa baba ko lang. Yung lalim na pinapanaan ko is nasa mga 5 dipa or 10 meters or bow lang. Pila na ang kuwan eh, dupa eh. Huwag man ako sukda. At pagkatapos ko ay nag-dive na rin ako ulit. Nagbaba sakaling makatira pa ng isa. At yun na nga, di na sila lumapit. Kung ayaw nyo, edi don't. Tungata eh. At pagkatapos nun, nag-rest ako ulit. Tapos nag-dive ulit. Ah, basta eh, Tagalog isura eh. At may nakita akong isang favorite fish ni Joy Adventure. Ito, surahan. Sa amin, tinawag naming sunghan. Parang naglalaro lang sa may maliliit na isda. Kaya hintay lang tayo kasi mababa yung hintayin pa nating lumapit. Kasi medyo shotgun yung pana natin. Pag ganun ang behavior ng isda is pasoda na. Lapitan mo lang konti yung bahay nila at divean mo. Ginamit ko yung secret technique ko, ang pagtago sa bato. Nagdusting na rin ako at nagfish call. Huwag mo i-aim diretso sa isda kasi matakot yan. Nasa timing lang yung pag-lunch mo at pagtira. Gaya nito. Pite! Pasog ba gina isda ah? Pag-ingat kayo sa may buntot nito kasi matalas din yan gaya ng surgeon fish. At yung tinik niya sa may likuran is venomous drin. Makati din yan. Ito yung sinabi kong flag snapper or bangaw. Sarap sa paksiw yan. At lock na naman yung pana. Pero piti yapon. Trusted ko yung panang to kasi nakahuli to ng Diamond Trevally 7 kilos. Walang reel.
Pero noon is triple wrap yung gamit ko. Kaya okay lang. Nasa mababaw ko lang nakuha rin. May nakita na naman akong surgeon fish pero medyo may kailapa na. May nakita pala akong Maori snapper or kom na itawag sa amin dito. Isa sa pinakamahirap nain kasi pag nakapasok yan sa may butas niya, ang tagal lumabas niyan kaya pinaslaytan ko. Nakita ko na sana yung uso niya pero mahirap i-retrieve kasi maliit yung butas. At paglingon ko na naman sa may likuran ko is yun, may another surgeon fish. May breath hold pa naman ako kaya ginapang ko na. At perfect timing lang yung kulang mo para matira yan. Kaya gano'n yan. Piti. Kala ko din natamaan na barbecue pala. Binalikan ko last yung may Maori sea perch pero wala talaga. Umuwi na lang ako pagkatapos. At pag-uwi namin is food trip na. Salamat sa pag-subaybay ng ating mga videos. And please subscribe para updated kayo sa mga videos nating ilalabas. Salamat. Undang na uy. Binili pong iro tay. Auto-im saka.